lalo ng ating mga nagbabagang balita. Pagupit ng bagyong Jolina, 6 na beses tumama sa lupa. Bahagi ng Eastern Visayas, lagpas tao ang baha. Dating Presidential Advisor Michael Young, ipa-aresto ng Senado dahil hindi pa rin sumipot sa pagdinig. Procurement Service ng Department of Budget, pinanataan ng ilang senador matapos piliin ang kumpanyang Farmally kahit mas mura ang mga face mask ng isang lokal na kumpanya. Paksyo ni Energy Secretary Alfonso Cusi sa Pilipilaban, ipinadideklarang ilegal ang mga aksyon ng grupo ni Senador Manny Pacquiao. Mag-aasawang tinamaan ng COVID sa Marawi, naghahati na sa kama sa ospital dahil nga sa dami ng pasyente. Mahigit 3 bilyong pisong hininalang shabu nasabat sa Sampales. 4 na suspect na Chinese patay sa enkwentro. At huling linggo ng init sa magdamag, mas titindi pa. Magandang gabi, bayan! Nalubog sa baha ang ilang bahagi ng Eastern Visayas dahil po sa bagyong Jolina. At sa taas ng baha sa ilang bahagi ng Ormoc City, nagtulong-tulong na ang mga rescuer sa pagsagip sa mga apektadong residente. Nagpapatrol si Sharon Evite. Gabi, naramdaman ang hagupit ng bagyong Jolina. Sa lakas ng ulan, binaha ang bahagi ng Ormoc City. Kahit madilim, sinagip ng City Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga residenteng inabutan ng baha. Nailigtas ang mga babae at bata. Kwento ng isang residenteng na rescue, abot hanggang bewang ang baha sa kanilang lugar. Kadaghan mo kasuwayan ng nani nga baha. Oh. One sa kanon. Higit sa ingon. Lagpas tao ang baha sa ilang palayan at kalsada sa Ormoc City. May mga residenteng hindi agad nakalikas sa sitio Haubon sa Barangay San Isidro. Kaya sinikap silang sagipin ng Coast Guard, pulis at mga rescuer ng City Disaster Risk Reduction and Management Office. Isinakay sa rescue boat ang mga babae, bata at matatanda. 16 na barangay ang binaha. 1991 ang isa sa pinakamatinding baha sa Ormoc na ikinamatay ng libo-libo. Kaya ganun na lang kaagresibong magbantay ang mga rescuer, lalo kapag may bagyo. Sa lakas ng hangin at ulan, nabasa ang learning modules ng Lawaan National School of Craftsmanship and Home Industries. Inihahanda dapat nila ito para sa Lunes. Aminado ang mga guro dahil hindi bagyo ang pinaghandaan nila, kundi ang isa sa gawang inspeksyon ng DepEd sa kanilang paghahanda sa pasukan. Hindi nila inasahan ang bagsik ng bagyong Jolina. Yung information kasi na natatanggap namin coming from weather agencies like the PAGASA is that pinoproject siya na tatama siya sa northern part ng Eastern Samar at hindi sa southern part ng Eastern Samar kung saan kami nandito. Inilikas din ang mga nasa dalampasigan ng Lawaan dahil sa pagtaas ng tubig. Sinabayan kasi ng high tide ang bagyo. Umabot hanggang kalsada ang tubig. Ligtas namang nakauwi ang 3 mangingisdang inabutan ng bagyo sa laot. Nawasak ng bagyo ang mga bahay na gawa sa light materials sa dalampasigan ng General MacArthur sa Eastern Samar. Nasira pati mga bangka at floating cottage na ikinabubuhay ng mga residente. Nasira rin ang ilang mga bahay sa Hernani sa Eastern Samar, kung saan unang nag-landfall ang bagyo.
sa mga ipinadalang litrato at video ni Barangay Chairman Ruel Agbon. Nasira ng bagyo ang mga bubong ng bahay sa Barangay Poblacion sa Kalbiga, Samar. Nagtumbahan din ang mga puno, pati mga poste ng kuryente sa Barangay Kalingonan. Binahari ng ilang bahay sa Barangay Poblacion ng Merida, Lite. Sa Dulaglite, may mga nalunod na baka at kalabaw dahil sa baha. Nagsilikas naman ang mga residente ng Barangay Punta Cogon sa Rojas City, Capiz dahil sa paghambalos ng malalaking alon. Inilikas din ang mga nakatira malapit sa ilog sa President Rojas sa Capiz dahil sa pag-apaw ng tubig. Yan po ang report ni Sharon Evite. Samantala, alamin muna natin ang pinaka-latest sa bagyong Julina mula kay Kuya Kim Atienza. Kuya Kim! Kabayan, 6 na beses nang nag-landfall ang bagyong Julina na kasalukuyan na sa silangan ng Romblon. Lumakas ito kagabi at tumama sa Eastern Visayas bilang isang typhoon. Unang tinumbok ang Hernani Eastern Samar kagabi pagkatapos dumiretso ito sa Samar kaninang madaling araw hanggang umaga. At kaninang alas 10 ng umaga ang ika-6 na landfall sa Dimasalang, Masbate. Sa ngayon, nasa 60 kilometers west-northwest ng Masbate City ang bagyo. Bagya itong humina bilang isang severe tropical storm. Nakataas ang signal number 2 sa Laguna, Marinduque, Romblon, Sorsogon, western portion ng Albay, Masbate, kabilang Antikaw at Burias Islands, western Camarines Norte, western at southern portion ng Camarines Sur, central at southern Quezon, southern Rizal, southeastern portion ng Batangas, northeastern portion ng Oriental Mindoro. At signal number 1 naman sa Metro Manila, Nueva Ecija, Pangasinan, Tarlac, Bataan, Bulacan, Pampanga, Cavite, Occidental Mindoro, kabilang ang Lubang Island, Catanduanes, southern portions ng Aurora, Quirino at Nueva Vizcaya, at ang natitirang bahagi ng Rizal, Quezon, Batangas, Oriental Mindoro, Camarines Norte, Camarines Sur at Albay. Sa Visayas naman, signal number 1 sa western portion ng Northern Samar, northwestern portion ng Samar, Biliran, northwestern portion ng Leyte, Northern Cebu, Northern Negros Occidental, Capiz, Aklan, Northern Iloilo at northwestern portion ng Antique. Itinaas naman ang red heavy rainfall warning sa Sorsogon at Masbate kaninang kabilang po ang Tikaw at Burias Islands. Orange heavy rainfall warning sa Northern Samar, Albay at Marinduque. At yellow heavy rainfall warning sa Romblon, Oriental Mindoro, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. Ayon sa PAGASA, posible ang storm surge o daluyong na aabot sa 1 meter ang taas sa mga baybaying dagat ng Biliran, Sorsogon, Samar at Masbate. Taglay ng bagyong Julina, ang lakas ng hangin na umaabot sa 100 kilometers per hour at pagbugso o gustiness ng 125 kilometers per hour. Kumikilos ito ang patungong west-northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. Sa forecast ng The Weather Company, pinapakita ang aakyat sa Quezon ng sentro ng bagyo. Bukas ng umaga, pagdating ng hapon o gabi, posible itong tumama sa Laguna o Rizal bago dumiretso sa Metro Manila bukas ng gabi. Asahan po natin ang malakas na ulan bukas ng gabi. Sa hourly forecast ng The Weather Company, sa tanghali pa lang makakaranas na tayo ng katamtaman hanggang sa malakas na ulan sa Metro Manila. Lalakas pang ulan sa hapon hanggang gabi. Posibleng tumagal pa hanggang Huwebes ng madaling araw ang malakas na ulan sa Metro Manila. Heavy to torrential o napakalakas ng ulan din ang mararanasan ng kapamilya natin sa Bicol Region at sa Southern Quezon, Romblon, Marinduque, Oriental Mindoro at Occidental Mindoro ngayong gabi hanggang bukas. At bukas, asahan na rin ang malakas na ulan sa natitirang bahagi ng Calabarzon at paminsan-minsang malakas na ulan sa Central Luzon. Sa Visayas naman, hihina na ang ulan sa Samar at Leyte pero makakaasa pa rin ang katamtaman hanggang sa malakas na ulan ang western section ng Visayas. Samantala, kapamilya, isa pang bagyo ang pumasok sa Philippine Area of Responsibility kaninang alas 5:30 ng hapon. Pinangalanan itong Bagyong Kiko. Isa rin itong severe tropical storm. Sa forecast ng The Weather Company, posible itong lumapit o dumaan sa Batanes o Babuyan Islands pagdating po ng Biyernes. Sa ibang balita naman, rumaragasa ang baha sa New Bulatukan River sa bayan ng Makilala sa Cotabato kahapon. Sa video na kuha ni J-Boy Moreno, makikita ang unti-unting pag-apaw ng tubig sa ilog. Nakaranas ng mga pag-ulan ng ilang lugar sa Mindanao kahapon dahil sa bagyong Julina. Sa Miyagaw, Iloilo naman, nailigtas ng isang lalaki ang dalawang alagang kalabaw sa rumaragasang tubig sa ilog matapos bumuhos ang malakas na ulan. Maswerteng nailigtas at nadala sa mataas na bahagi ng lugar ang dalawang kalabaw.
Sa barangay Durog naman, natangay ng malakas na agos ng tubig ang isang baka. At sa Hamtik Antique, tumaob ang isang barkong pangisda matapos hampasin ng malakas na agos ng tubig sa barangay Malandog. Isang tripulante ang nabalian matapos tumaob ang barko. Yan po ang lagay ng panahon. Mag-ingat po tayo, kapamilya. Nakapagtala po ang Department of Health ng 18,012 na bagong kaso ng COVID-19 ngayong araw. Pero 13 laboratoryo ang hindi nakapagsumite ng kanilang datos. Pumalo na sa 2,121,308 ang kabuang kaso at 158,637 dito ang active cases. Naiulat ang pagkamatay ng 161 para sa kabuang bilang nito na 34,498. 18,945 ang gumaling, kaya ang total recoveries ay umabot na sa lagpas 1,900,000. Ngayong araw magtatapos ang Modified Enhanced Community Quarantine sa Metro Manila, pero wala pa rin malinaw na panuntunan kung papaano ipatutupad ang susunod na quarantine classification at mga granular lockdown sa NCR. Nagpapatrol, Doris Bigornia. Tomorrow yata. Huwag mo nang excited, sabi ni MMDA Chairman Benher Abalos. May mga kailangang linawin muna sa ipatutupad na quarantine classification sa Metro Manila. Kasi marami nagtanong sa akin, kasi kumalat na GCQ eh. Baka mamaya, by Wednesday, maglabasan lahat. Ayan na. Baka maglabasan, magbukasan. Sa mga nakikinig po, wag. Dahil, yun nga, maski GCQ alert 4 po tayo, mga nalilito na narinig na GCQ, yung kagad na nasa isip po nila. Ha? Medyo, let's wait for further announcement po rito. Yan ay matapos sabihin ng Malacanang noong Lunes na GCQ na ang iiral sa NCR. Aprobado na po ng inyong IATF ang bagong community quarantine classification simula Miyerkules, September 8 hanggang katapusan ng buwan o September 30. Ang mga lugar na mapapasailalim po sa general community quarantine, kasama po dyan ang National Capital Region. Pero kumabig ang MMDA kasama ang Metro Manila Council na siyang magpapatupad ng bagong quarantine classification sa buong NCR. Nag-announce yata ang DOH na ganun nga, na ang Manila lang daw ang hindi alert level 4. Yun ang sinabi kanina ng DOH. Yung tatlong letter C po sa mga nakikinig ay ganito. Yung unang letter C ay yung tinatawag na covered areas, no? Ito yung mga covered, mga religious gatherings. Pangalawa, yung closed areas, yung mga dine-in. Sumunod po dyan yung mga gym. Pangatlong letter C, ito yung tinatawag nating closed contact. Ito yung mga personal care services. Itong apat na level na ito, sino ang magdedeklara? Yan. Ang Department of Health. Sa ilalim ng Alert Level 1, pwedeng magbukas ng 100% capacity ang mga establisimyento. 50% kapasidad lang kapag Alert Level 2. Pagdating naman sa Alert Level 3, 30% lang ang papayagan. Kapag Alert Level 4, full lockdown na yan. Ang DOH ang magsasabi kung aling bahagi ng LGU ang isa sa ilalim sa granular lockdown. So ito pong policy shift, no, na pinag-uusapan natin ay it came from the analysis of our data showing that whenever we put, no, these areas under lockdown, pag tiningnan talaga natin, yung 80%, no, ng mga bagong kaso po natin ay actually hindi naman po sa lahat ng barangay ng buong syudad or buong munisipyo. Base po sa nakita natin sa NCR, naglalaro lamang from 11 to 30% of our barangay are actually contributing to 80% of our cases. Ikalawa din po, nakikita natin na ang mga ECQ, ang MECQ natin ay panandalian lamang. It's really there to be implemented temporarily and is there to buy us time para po lalo pa natin ma-improve ang ating mga public health and critical care capacities. Pero may nakikitang problema dyan si Abalos. Number one, determination ng ospital. For example lang, ospital. Ang sabihin mo puno yung ospital. St. Luke's for example, kay Mayor Lino, eh napakagaling na ospital niyan. Kung sino-sino nagpupunta dyan, hindi na tiga-Taguig. Totoo. So parati siyang puno. So paano yun? Parati ba na lang level 4 ang Taguig? Siguro dapat
himayin lang maigi yung data. Kaya wait lang, sabi ng gobyerno, sa mga guidelines para maintindihan ng husto ng mga residente, lalong-lalo na ng mga magpapatupad ng bagong polisiya. To be reasonable naman po, kung hindi talaga lalabas yung mga guidelines na yan today, well, the effectivity will have to be day after tomorrow. Paglilinaw din ng MMDA, kapag nag-granular lockdown, anumang alert level yan, walang pinansyal na ayuda. Pero may food packs namang ibibigay sa mga apektado na manggagaling sa LGU at DILG. Lilinawin din kung paano ang magiging galaw ng mga APOR. Nauna na kasing naanunsyo na pwede namang lumabas ang mga ito, pero bawal nang bumalik hanggang di patapos ang granular lockdown sa lugar nila. Nangunguna ang mga sumusunod na LGU sa may pinakamaraming ipinatutupad na granular lockdown, hindi pa man na ibaba ang bagong guidelines. Manila, Pasay, Caloocan, Makati at Pateros. Ayon sa Manila Barangay Bureau, di naman masama ang mag-top sa listahan. Unang-una, yan naman talaga ang ibinabang mandato ng national government at malaki ang tulong nito sa pagpigil sa pagkalat ng COVID-19. Sa pinakahuling datos, umakyat sa 2,084 ang mga lugar na naka-granular lockdown kumpara noong August 31 na wala pang 1,000 ang bilang. 1,731 naman ang affected household. Doris Bigornia, ABS-CBN News. Dapat sabayan ang mga pinatutupad na granular lockdown ng iba pang mahalagang hakbang para matugunan ang COVID-19 pandemic. Ayon po ito sa mga eksperto. Sa kabila naman ng patuloy na pagtaas ng bilang ng mga nagkaka-COVID sa bansa, may nakikitang pagbuti ng sitwasyon sa Visayas. Nagpa-patrol Rafael Posan. Sa buong Pilipinas, ang mga lugar ng Batanes, Eastern Samar, Dinagat Islands, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi na lang ang mga lugar na nasa mababang Alert Level 2. Higit na mas marami ang mga nasa ilalim ng Alert Level 3 at ang pinakamataas na Alert Level 4, kung saan 7 sa bawat 10 kama sa ospital, okupado na. Ayon sa datos ng DOH, malinaw na hindi lang sa National Capital Region na itatala ang malaking porsyento ng mga nagkaka-COVID. At bago pa man maranasan ng bansa ang pagbaba ng kaso ng sakit, kailangan munang paghandaan ang malaking posibilidad na patuloy na pagtaas nito. Nakikita natin sa trend ngayon na possible talaga yung 25,000, no? And we're hoping na if tumamaman ng 25,000, paisa-isa lang yun. Kasi may mga araw talagang may sudden spike tayong nakikita sa numbers. May mga ganun instances na may mga nasasamang backlogs. Sa ngayon, hindi pa nakikitaan ang senyales na pababa ang bilang ng mga bagong kaso. At hindi rin naman maaasahan ang sobrang pagbaba nito matapos ang nakaraang enhanced community quarantine at modified ECQ. Para kay Guido, mainam kung targetin na munang mag-plateau o maging mas stable ang trend at saka ito unti-unting mapapababa gaya na lang ng karanasan ng ibang bansa. Definitely, sa ngayon, kailangan i-target natin below 10,000 muna. We saw that it is possible. Nakita natin sa Indonesia, nung mid-July, they reported more than 50,000 cases on average, no? Pero nakikita natin the past few days, palaging below 10,000 na lang yung Indonesia. So if magagawa ng ibang bansa, dapat kaya din natin. Yun nga lang, kaakibat kasi ng pagbaba ng kaso sa Indonesia, ang mataas na vaccination rate at pagtetest sa publiko. Katunayan, para kay Professor Jomar Rabahante ng UP COVID-19 Pandemic Response Team, hindi lang ang malawakan o kahit nga granular lockdown ang tanging solusyon. Granular lockdown will become successful if still nandiyan yung maayos na detection natin, mabilis na detection. Ang nilalagay nga namin sa simulations namin, dapat maximum of 3 days ma-detect yung tao. Ibig sabihin nun, maayos yung contact tracing, in just few days ma-determine sino-sino yung contacts, and yung ating test ay lalabas agad in a day, matagal na yung 2 days. Paliwanag niya, ang lockdown ay makakatulong mapabagal ang pagkalat ng virus, kaya dapat itong sabayan ng iba pang hakbang para maging mas mabilis ang pagputol sa hawahan. Kung titignan nga ang trend sa iba-ibang lugar sa bansa, pataas ang direksyon nito sa lahat. Pero may maganda rin namang balita. Meron namang mga encouraging signs, no? Like sa Central Visayas,
Region 7, nakita natin talagang pababa na yung mga numbers, no? And that's affecting the trend also for the whole Visayas, no? Given na gumaganda nga yung kondisyon sa Central Visayas. Sa pagluwag ng NCR at iba pang lugar sa general community quarantine bukas, aminado ang mga eksperto na hindi pa malinaw kung saan tutungo ang trend ng kaso. Pero kung kakayanin din lang naman, mainam na kumilos na tila MECQ pa rin para patuloy na malimitahan ang paglabas na dahilan para ma-expose at mahawa sa COVID-19. Rafael Bosano, ABS-CBN News. Naghahanda na po ang mga restaurant, salon, barbershop at gym kahit wala pang linaw kung magbubuka sila bukas sa simula ng General Community Quarantine sa Metro Manila. Pero sakaling bawal pa rin, sinusulong nila ang limitadong operasyon na puro bakunado lamang ang tatanggaping customer. Nagpapatrol, Alvin L. Chico. Naiyak si Charlotte habang ikinuwento ang hirap ng buhay nang walang trabaho dahil sarado ang barberyang pinapasukan. Nabuhayin siya ng loob nang mabalita ang isa sa ilalim sa GCQ ang Metro Manila bukas. Ang hirap po nang walang trabaho. Gumagawa po ako ng mga atsara, peanut butter, para lang po may papaikot namin. Kailangan ko po talaga ng income. Dahil kung hindi po, hindi kami kakain. Napasugo din sa shop ang barberong si Nan para maghanda ng mga gamit sakaling payagan na silang mag-operate bukas. Para sa pangkabuhayan, sir, sobrang hirap na po. Wala na po kami maisip na paraan na dadagdagan na ng depression sa bahay, sir. Ito ang pinakamas maganda at pinaka-safe na paraan. Ilabas natin yung mga bakunado and let the economy run. Excited na rin ang mga restaurants na mahigit isang buwan nang walang dine-in, kaya ang mga manggagawa, tapyas ang kita dahil bawas ang customers. Sana maging lumuwag na po, magkaroon na po ng dine-in para kahit papano madagdagan din yung pasok. Kailangan balansin din po ng isang business relief package in the form of tax holiday man lang, tax support. And hindi naman namin kailangan ng pera ngayon, pero huwag na kaming singilin muna next year dahil kailangan naming mag-reinvest. Masama rin ang loob ng mga gym operators dahil sa lahat ng enclosed establishments, sila ang pinakamatagal ng sarado. Ang dami na namin mga unsettled bills, no? Sa renta, sa kuryente, sa tubig, no? Na hihirapan na rin kami. Sana po, isama kami sa pag-open bukas, no? Ready naman kami in any way. Kahit maliit na porsyento lang, importante mabuksan ang matagal ng saradong negosyo. Do we want to learn how to coexist with COVID-19? We have to know how to live with it, no? And this is part of learning on how to live it, trying something new. That's my point. If we don't try anything new, di lockdown na tayo ng lockdown. Bagay na sinusuportahan ng mga employers. Binubuksan mo na rin lang yung malls. Yung mga nakapwesto sa malls, bigyan mo ng pagkakataon magbukas. Pwera yung dine-in kung ayaw mo muna ng dine-in. I'll press ko man lang. Pero habang wala pang malinaw na guidelines, abang-abang na lang muna ang mga empleyadong gusto nang maibalik ang regular na kita. Alvin L. Chico, ABS-CBN News. Samantala, sa kapapasok pong balita, ipinagpaliban muna. Ipinagpaliban muna ng IATF ang implementasyon ng pagpapatupad ng GCQ with Alert Level System sa NCR. Kaya dahil po dito, mananatili ang Metro Manila sa ilalim ng MECQ, Modified Enhanced Community Quarantine, hanggang 15 ng Setyembre. O di kaya'y kapag handa na ang Pilot GCQ with Alert Level System kung anuman ang mauna. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, mananatiling bawal ang indoor at alfresco dine-in services. Personal care services kasama na po ang salon at parlor. Samantalang mga religious services ay papayagan, pero talaga namang online ho ngayon ang mga religious services. Dating Presidential Advisor Michael Young, ipaaresto ng Senado dahil hindi pa rin sumipot sa pagdinig. At ilang tinamaan ng COVID sa Marawi City, naghahati-hati na lamang sa kama sa ospital dahil sa sobrang dami ng mga pasyente. Nagpapa!
umaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol! Kinwestiyon ng ilang senador ang procurement service ng Department of Budget and Management matapos sila paboran ang Pharmaceutical Corporation kaysa sa mga lokal na supplier ng face mask. Kumilos naman ang Senado para ipa-aresto si dating Presidential Economic Advisor Michael Young na nadawit sa umano'y overpriced na pandemic supplies. Nagpa-patrol Katrina Domingo. Nalugi ng hindi bababa sa kalahating bilyong piso ang local manufacturer na EMS matapos itong mapilitang ibenta ng 2 piso kada piraso ang 75 milyong face masks na inorder ng gobyerno kahit na ang nasa orihinal na kontrata nila ay 13 pesos kada piraso. Tama ba yung conclusion ko? Nilinggis kayo ng sawa. Napilitan kayo magbaba ng 2 pesos and 35 centavos? That's correct, Mr. Chairman. We delivered 74 million out of the 100 million at 2 pesos and 35 centavos. Just quickly, very quickly, nalugi ba sila o hindi? Yes, nalugi kami. Paliwanag ng Commission on Audit sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, itinigil ng Procurement Service ng Department of Budget and Management ang pagtanggap ng karagdagang stock mula sa EMS dahil nahirapan ang ahensya na ubusin ang mga naunang stock ng face mask mula sa Pharmaly Pharmaceutical Corporation. Mas mahal kasi ang mga ito kaya walang ahensya ng gobyerno ang gustong bumili mula sa supply ng PSDBM. Hindi po na-dispose kasi a lot of this equipment right away, so that nung dumating po yung September and the prices went down, yung mga regional offices and hospitals ng DOH ayaw nang bumili or kumuha from PSDBM kasi mahal. They're faced with a problem with a lot of stock that no one wants to get because it's expensive, and so mapipilitan ang PSDBM to dispose of them at a discount. Yun po yung main observation doon, that there was a problem with inventory management. Ayon sa datos mula sa gobyerno, umorder ang PSDBM ng halos 13 milyong face masks mula sa Pharmaly sa halagang 22 pesos at 27 pesos kada piraso noong April 2020, kahit na binebenta lamang ito ng local manufacturer na EMS sa kalahating presyo. Paliwanag ni dating DBM Undersecretary Lloyd Christopher Lau, yung binili natin early on April, nagkahabol tayo noon. We had an agreement or contract with EMS. The arrangement is, the question to him was, how fast can you assemble your factory with all the licenses and deliver? The commitment was by EMS was they can prepare on June. So when we had the contract with EMS already, we stopped procuring from any entity already, except from EMS. So, nag-antay kami sa kanila. Ngunit punto ng ilang senador, hindi lamang noong April 2020 nakipagtransaksyon ang PSDBM sa Pharmaly. Dahil hanggang sa taong ito, nakatakdang magbayad ang gobyerno ng 2.3 billion pesos sa kumpanyang gumagamit umano ng mga pekeng address sa mga registration documents. Nakakabahala nga na malaman natin na yung local supplier natin could supply it for $13.50, for $2.50, and yet binigay yung kontrata sa foreigner, Chinese, I don't know kung Chinese meron o hindi, what company it is, na at those prices, double the prices. Parang merong nagdidribble ng bola. The same story for the testing kits. Parang nga lumalabas dito, dinidribble yung lokal kasi nga merong favored na supplier. Giit din ng ilang senador, mas marami sanang Pilipino ang nabigyan ng trabaho kung sa lokal na mga producers ng PPE bumibili ang PSDBM. Gaano kalaki yung tama nito sa ating labor sector? Ilan yung mga trabaho dapat na nalikha, nagawa dahil dito kung talagang nagkaroon ng puso ang ating PSDBM at ang ating pamahalaan na tulungan ang ating mga local manufacturer. Kaya naman nagpa siya si Senate President Pro Tempore Ralph Recto na magpasa ng isang polisiya na magbabawal sa mga ahensya na maglipat ng pondo sa PSDBM upang maiwasan na ang mga questionableng pagbili ng mga gamit at para makatipid na rin ang gobyerno dahil naniningil ang PSDBM ng 4% na service fee para sa procurement na ginagawa nito para sa ibang ahensya.
And I will propose that in the General Appropriations Act for 2022, we can write special provisions to this effect, limiting the role of PSBBM and PITC. Or even clarify the accountabilities as well. Nag-issue na rin ang Senado ng warrant of arrest laban kay dating Presidential Economic Advisor Michael Yang at lima pang opisyal ng formally na hindi dumalo sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee kahit na nag-issue ng subpoena ang Senado. Nagpadala naman ng sulat ang abogado ni Yang sa Senado para sabihing hindi natanggap ng negosyante ang dalawang subpoena pero dadalo na ito sa susunod na hearing. Samantala, bagamat dumalo sa pagdinig ang chairman ng formally na si Huang Tsuyen, hindi agad siya nakasagot sa mga tanong ng mga senador dahil wala siya sa jurisdiction ng bansa. Nasa Singapore si Huang at ayon sa mga senador, kailangan muna niyang pumunta sa embahada ng Pilipinas doon para manumpa. Inaasahan na muling ipapatawag si Huang at iba pang sangkot na opisyal ng DBM at formally sa Senado sa susunod na pagdinig. Katrina Domingo, ABS-CBN News. Nangangailangan po naman ngayon ang Bangsa Moro Autonomous Region of Muslim Mindanao ng karagdagang supply ng oxygen, lalo tuloy-tuloy ang pagtaas ng bilang ng mga pasyente ng COVID-19 sa mga ospital sa riyon. Sa Amay Pakpak Medical Center sa Marawi City, lagpas pa sa tinakdang kapasidad ang bilang ng mga pasyente na may COVID na kasalukuyang naka-admit. Nagpapatrol, Jeff Canoy! Sa mga nakalipas na araw, ganito ang sitwasyon sa Amay Pakpak Medical Center sa Marawi City. Bukod sa okupado na ang mga kamang inilaan para sa COVID, ang iba, gaya ng ilan sa mag-aasawang tinamaan ng virus, naghahati na sa mga kama. Ayon sa Lanao del Sur Interagency Task Force, 112% ang occupancy rate sa COVID ward ng Amay Pakpak at 133% naman sa intensive care unit o lagpas sa mga itinakdang kama para sa COVID. Hindi lang po Lanao del Sur ang kinikater ng Amay Pakpak Medical Center, pati na rin yung mga kababayan natin na galing sa Region 10. Kasi nakita po natin na maski sa area nila, sa Region 10, ay talagang punuan na rin yung kanilang mga hospitals. Kahapon nag-abiso ng ospital sa publiko na puno na sila at nagkakaroon na ng kakulangan sa oxygen supply. And even yung ating mechanical ventilator ay nasa 60% na. So mayroon lang tayong ilang ventilators na natitira para dun sa mga critical cases. Ang isang concern talaga namin, ito yung pinag-usapan namin kahapon po, ay yung shortage ng oxygen. No? Kaya po kami ay talagang naghanap ng paraan, no, na makahanap ng additional oxygen supply para sa requirements ng ating mga pasyente. Kasi yung ating mga suppliers ng oxygen sa Iligan City, Cagayan de Oro, ay talagang overwhelmed na rin sila. Wala na rin sila maibigay sa amin agad-agad. Ganito rin ang problema sa iba't ibang ospital sa BARMM. Diyan po kami nagkukulang doon sa oxygen. No? Actually, ang supplier namin ngayon doon ay medyo kapos na rin sila sa oxygen. So yung regarding po sa medicine, mayroon po tayong kulang talaga ng medicine. To sini sumat. Wala po talagang gamot nito, no, sa ating mga pasyente. Kaya naghahanap. Isang Amay Pakpak Hospital sa 14 na COVID-19 referral center ngayon sa bansa na umabot na sa critical level ang utilization rate base sa datos ng DOH. Tinuturing na kritikal ang pasilidad kapag lagpas na sa 85% ang utilization rate. Sa buong bansa, may 32 COVID-19 referral center o katumbas ng 6,808 na kama para sa COVID-19. 8 sa bawat 10 kama na ito ang okupado na. Sa Southern Philippines Medical Center sa Davao na isa ring COVID referral center, full capacity na ulit ang 496 COVID ward beds at 92 ICU beds. Nakikipag-ugnayan na ang SPMC sa One Hospital Command para maasikaso ang mga bagong admission sa mga pribadong ospital. Ayon sa Davao City COVID-19 Task Force, pinag-aaralan na ang pagdagdag sa mga temporary treatment at monitoring facilities para makatulong sa tumataas na bilang ng mga pasyente. Jeff Canoy, ABS-CBN News. Up
apat na linggo nang mas mababa sa target na kalahating milyong COVID vaccine doses ang average na ibabakuna kada araw sa Pilipinas base sa datos ng gobyerno. Ang ilang lokal na pamahalaan nagbabahay-bahay na para lamang kumbinsihin ang mga residente na magpabakuna. Nagpapatrol, Vivian Gulia. Sa target na 9.8 milyong eligible population o 70% ng kabuuang populasyon ng Metro Manila, higit 83% ang nakatanggap ng unang dose at lampas kalahati ang kumpleto ang bakuna kontra COVID hanggang noong Sabado ayon sa MMDA. Atrasado ito ng 4 na araw sa target na katapusan ng Agosto para kumpletuhin ang bakuna ng kalahati ng eligible population ng rehiyon. Ano lang? After 1 month, ma-attain natin yung 70% naman dito sa Metro Manila. 4 na linggo nang mas mababa sa target na kalahating milyong COVID vaccine doses ang average na naibabakuna kada araw sa Pilipinas base sa datos ng gobyerno. Paliwanag ni National Task Force Against COVID-19 Deputy Chief Implementer Secretary Vince Dizon, nabawasan ang mga health worker na tumatao sa COVID vaccination sites dahil ang iba ay nahahawaan ng COVID habang nareassign naman ang ilan sa mga ospital para tumulong sa pagtugon sa tumataas na bilang ng mga pasyente. Dagdag pa ni Dizon, kulang ang supply ng mga bakuna at inire-reserba ang bahagi nito para sa mga magse-second dose ngayong Setyembre at sa susunod na buwan. 25 million COVID vaccine doses ang inaasahang darating sa bansa ngayong buwan. Calabar Zone at Central Luzon ang makatatanggap ng pinakamalaking bahagi. Kaya naghahanda na ang ilang LGU sa mga rehiyong ito ng mas maraming vaccination sites. Magdadagdag kami siguro hanggang 10, tas yung mga volunteers namin tsaka yung mga hospitals namin dito na nag-pledge naman na tutulong sa vaccination site namin. Tanong naman ng Navota City Government. Kailan ba talaga yung second dose ng Sputnik V? Nag-iintay pa po tayo ng 3,960 na second doses ng Sputnik. Doon sa unang recommendation, lampas na po talaga siya. Ayon sa NTF, wala pang schedule kung kailan darating sa bansa ang dagdag na supply ng Sputnik V Component 2. Nag-aantay pa rin ang guidelines sa pagtuturok ng AstraZeneca bilang second dose sa Sputnik V. Vivian Gulia, ABS-CBN News. Samantala, kabayan, inuulit po namin, ipinagpaliban muna ng IATF ang implementasyon ng GCQ with alert level system sa NCR bukas. Dapat po ay bukas na. Dahil dito mananatili ang Metro Manila sa ilalim ng Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ hanggang September 15. O di kaya kapag handa na ang mga pilot GCQ with alert level system kung anuman ang mauna. Ayon po kay Presidential Spokesperson Harry Roque, mananatiling bawal ang indoor at alfresco dine-in services, personal care services, kasama na po ang salon at parlor. Samantala, mga religious services ay papayagan at yan, may kasalukuyan po ay talagang online lamang ang mga religious. Balik ko tayo sa bagyong si Julina. Hinagupit din ang bagyong Julina ang Masbate, lalo na po ang bayan di Masalang kung saan naglandfall naman ang bagyo. Daang-daang pasahero naman sa Sorsogon ang stranded dahilan sa masamang panahon. Live mula sa Legazpi City, nagpapatrol si Karen Cannon. Karen, hanggang ngayon ba maulan pa rin dyan? Hanggang ngayon may mga pagbaha pa rin? Kabayan, tuloy-tuloy pa rin ang buhos ng ulan dito sa Albay simula kanyang umaga. Pero mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan lang. Mas matinding sinamaan ng bagyo ang bahagi ng Masbate. Bandang alas 11 ng umaga nang maramdaman ang hagupit ng bagyong Julina sa Dimasalang, Masbate. Ramdam ang malakas na hangin at ulan. Naglalakihan din ang mga alon. Grabe talaga yung lakas. So, not knowing na dito pala yung landfall. Hindi ko inaasahan na yung kapitbahay namin, yung bubong nila wala na. Etong lugar na pinagtatayuan ko din, ayan. So, wala na din yung ano nila, tawag nito, yung walls. So, nadala. Sila kasi yung malapit masyado sa dagat. Napuruhan ang mga bahay na nasa tabi ng dagat. Kabilang na ang bahay ni Mang Beljo na natuklap ang bubong. Siyempre, tarito natin na... Sabi niya, sa kabila ng unos, umaasa siyang malalagpasan nila ito. Inilikas sa evacuation centers ang mga apektadong pamilya.
Binaha ang bahagi ng Mobo Masbate dahil sa naglalakihang alon. Hinambalos din ng malakas na hangin at ulan ang barangay Murok-Burukan sa Uson, Masbate. Ayon kay Bayan Patroller Edmond Magiba, malakas din ang alon sa dagat. Sa mga larawan, makikita rin ang ilang punong nabuwal dahil sa malakas na hangin. Binaha naman ang San Jacinto sa Masbate. Nagtulong-tulong ang mga pulis at residente sa pagsagip sa mga naipit sa baha. Nakuna din ang video ni Bayan Patroller Byron Dal Bencalo mula sa Barangay Poblasyon West Milagros, Masbate ang hagupit ng Bagyong Julina. Makikitang hinahambalos ng malakas na hangin ang mga puno ng yog sa kanilang bakuran. Naka-alerto ang mga pulis sa Bicol at iba pang rescue group dahil sa bagyo. Nagsagawa ng preemptive evacuation sa ginubatan sa Albay dahil sa banta ng lahar. Mahigit 500 pasahero ngayon ang stranded sa mga pantalan sa Bicol. Kinansela rin ang biyahe sa mga pantalan sa Southern Tagalog. Pero sa Batangas Port, kokonti lang ang bilang ng mga stranded sa pantalan. Limitado kasi ang biyahe dahil sa pandemic. I think sa weather forecast na inilabas, na papalipid pa lang sa atin ang barko, hindi ako sure, pero I think hanggang bukas aabutin pa yung mga cancellation ng trips. Then once na mag-leap ito, like what I said, na doon kami nagbe-base sa weather forecast na inilalabas sa PAGASA. Kabayan, hinihintay pa natin ang report. Maraming salamat si Karen Cannon. Sa pagbabalik ng TV Patrol, paksyon ni Energy Secretary Alfonso Cusi sa PDP Laban, ipinadedeklarang iligal ang mga paksyon ng grupo ni Senador Manny Pacquiao. At hiling ng isang abogado na makakuha ng kopya ng SALN ni Pangulong Duterte, tinanggihan ng ombudsman. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng TV Patrol. Nakatakda ng isa pinal ng paksyon ni Energy Secretary Alfonso Cusi ang magiging pambato ng PDP Laban sa halalan 2022 sa kanilang National Assembly bukas na dadaluhan mismo ni Pangulong Duterte. Samantala, nagsampa na ng petisyon ng grupo ni Cusi sa COMELEC laban sa karibal na paksyon ni Senador Manny Pacquiao at Coco Pimentel. Nagpapatrol, Tia Gutierrez. Muling umabot sa Commission on Elections ang iringan ng dalawang paksyon ng PDP Laban. Kinumpirma ni Attorney Melvin Matibag na formal na nagsampa ng petisyon ang kanilang grupo na pinamumunuan ni Energy Secretary Alfonso Cusi sa COMELEC para ideklarang iligal ang mga aksyon ng grupo ni Senator Coco Pimentel at Senator Manny Pacquiao, kabilang ang kanilang pahayag na sila ang tunay na mga kinatawan ng partido. All their actions should be declared illegal, and we are asking the COMELEC to refrain them from representing that they are the official representative of PDP Laban. Based on our constitution, yung action namin. Tumanggi muna magbigay ng pahayag si Senator Coco Pimentel sa petisyon na isinampa ng kalabang paksyon. Pero giniit ng mambabatas na iisa lamang ang alam niyang PDP Laban at ito ay ang partidong itinatag ng kanyang ama at patuloy ang manong sinusuportahan ng libo-libong miyembro ng partido. Sinigunduhan naman ito ni Ron Monsayak, ang executive director ng Pacquiao Pimentel Wing. Anya, kinikilala ng mga grassroots members at senior leaders ng PDP Laban ang liderato ni Senator Pimentel, habang patuloy naman ang suporta ng mga miyembro ng partido kay Senador Manny Pacquiao. Ipinagkibit-balikat naman ni Senator Manny Pacquiao ang inihaing petisyon ng kabilang grupo. Sa interview ngayong hapon sa teleradyo, sinabi ng senador na kumpiyansa siya na sila ang lehitimong PDP Laban. Hindi namin pinapakinggan yan dahil hindi naman sila legit na PDP at kami ang may hawak ng lahat ng data, ng complete data ng PDP. Yung majority po ng member natin sa partido, tayo po ang sinusuportahan at all over the Philippines po yan. Especially yung mga grassroots level po. At gusto nila pakinggan din naman daw sila. Kasi itong PDP Laban, hindi lang ito, ang membro ito, hindi lang yung mga elected officials, kundi pati yung mga nasa baba. Ayon kay Director James Jimenez, nakatakdang talakay ng COMELEC and Bank ang petisyon.
Bago nito, parehong nagsumite na sa COMELEC ang dalawang grupo ng kanilang sworn information update statements na isang requirement para sa party registration. Sa gitna naman ang tumitinding iringan sa pagitan ng dalawang grupo. Tuloy naman ang National Assembly ng KUSI faction ng PDP laban bukas na inaasahan dadaluhan mismo ni Pangulong Duterte. Nakatakdang isa pinal sa pulong ang kanilang mga magiging pambato sa susunod na halalan, kabilang na ang kanilang mga magiging standard bearer. Si Senador Bongo ang inendorso ng grupo na maging presidential candidate ng partido, habang si Pangulong Duterte naman bilang kandidato sa pagka-vice-presidente. Pero bagamat buo na umano ang desisyon ng Pangulo na tumakbo, ilang ulit namang sinabi ni Senador Go na hindi siya interesado na kumandidatong presidente. Gayunpaman, naniniwala si Cusi na hindi pa rin saradong pinto ni Go sa posibleng pagtakbo. From the statement of Senator Bongo, sabi niya nga, lagi sinasabi niya, he has been saying this from the very beginning, panghuli na lang ako. Kung wala na, panghuli na ako. Nung sinabi niya yan, hindi niya isinara ang pinto. Pero kung hindi talaga makukumbinsi si Go, tiniyak ni Cusi na mahaba naman ang listahan ng iba pang mga miyembro na posible ring maging pambato ng kanilang partido bilang Pangulo. Marami naman nag-signify ng marami naman mga wannabes. No? Maraming wannabes, there are pool of talents, marami yan. And before we name a person as a candidate, we go through a process, no, may vetting. Nakatakda rin proklama bukas ang mga bubuo ng senatorial slate ng grupo. Nauna na lumutang ang ilang pangalan ng mga posibleng maging kandidato ng grupo sa pagkasenador, kabilang ang ilang miyembro ng kasalukuyang gabinete. Kinumpirma ni Cusi na hindi kasama sa listahan si Pacquiao. We have been inviting him, been wanting to meet with him. But unfortunately, he closed the door to us, and we not only just closing the doors, but we have been saying, this is what I have been saying from the very beginning, na please don't burn your bridges, no? And masama ang nangyari kasi he burned not just closed the door but also burned the bridges. Sagot naman ni Senator Pacquiao, hindi umano siya sumasama sa mga taong may itinatagong interes. Hindi ako pwedeng sumama sa may mga vested interest. Unang-una, ang pagsiservisyo ko hindi para sa sarili ko, hindi para sa pamilya ko, kundi para sa taong bayan. Nasa 400 miyembro ang inaasahang pupunta sa assembly na inilipat sa San Fernando, Pampanga mula sa San Miguel, Bulacan para makasunod sa health protocols. The event tomorrow will not be a super spreader event, no? We are actually doubling all of the doble-doble na nga yung protocols natin, and it is not just enforced by the IATF, even the Presidential Security Group, no, who is securing the president, is making sure that all regulations are fully complied with. Bukod umano sa social distancing, kailangan fully vaccinated ang lahat ng dadalo at sumailalim na rin sa RT-PCR test. Kailangan din sila magnegatibo sa antigen test sa mismong araw ng event. Pia Gutierrez, ABS-CBN News. Umamin ang Presidential Communications Operations Office na hindi po maiiwasang mabigyan ng bentahe o advantage ng PCOO si Pangulong Duterte sa posibleng pagtakbo nito bilang vice-presidente sa 2022. Pinuno naman ng mga mambabatas ang napakababang budget ng DSWD na pang-ayuda at ang napakabagal itong paggamit ng pondo. This is not part. That this is just attributed to the COVID-19 pandemic. When the funds was transferred from the PSA to the PCOO, the officers or personnel in charge were also having difficulties with the pandemic. Kagabi, sinita rin ng isang mababatas kung bakit natenga ang pondo ng Department of Social Welfare and Development, paliwanag ng DSWD. Kinulang umano kasi sila ng disbursing officers na magbabayad ng ayuda. 36% pa lang ang kanilang na-utilize, tapos hindi pa rin na fully utilize yung inikot na 30 billion sa kanila na may natitira pa rin 9 billion. And then nabigyan ulit sila ng 3.3 billion na hindi pa rin nila nagagalaw. So parang sobra-sobrang dami na ng pera ng DSWD. With the termination of the SAP, we'll be able to disburse these funds, Madam Chair, because during the first time of this year,
we utilize our SDO in order for us to pay out the social amelioration programs. Gigil rin ang isang kongresista kung bakit 10 piso lang kada mil ang budget ng DSWD para sa indigent senior citizens. Kaya may nagmumungkahing maglipat ng pondo mula 4 piso. Sa Region 8, magkano po araw-araw ang kailangan ibigay natin sa indigent senior citizen pursuant to Act 2003, the Indigent Senior Citizens Act of 2003. The current threshold po prevailing sa Region 8, 33.33 pesos po. Per meal, or per day? Per day po. Ibig sabihin, 10 piso lang per meal, ah, grabe naman. We should deduct from the 4 piece, 23.5 billion nang sana ang indigent senior citizens natin, instead of receiving only 500 pesos per month, ay makakuha ng 1,000 pesos per month. Sa ikalawang pagkakataon, pinadefer ng makabayan bloc at house minority ang budget ng DSWD kagabi dahil sa dami pa raw ng kailangang ipaliwanag na gastusin ng ahensya. Gusto ng makabayan bloc magsorry sa kanila ang isang opisyal ng National Commission on Indigenous Peoples na nasa ilalim ng DSWD dahil sa pangre-red tag umano sa kanilang grupo. RG Cruz, ABS-CBN News. Tinanggihan ni Ombudsman Samuel Martires ang kahilingan ng isang abogado na makakuha ng kopya ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Pangulong Duterte. Noong nakaraang taon pa, lumiham si Attorney Dino De Leon sa Malacanang para makakuha ng kopya ng SALN, pero sa bisa ng isang memorandum circular, itinuro na lamang si Attorney De Leon sa Ombudsman. Wala namang ibinigay na konkretong dahilan si Ombudsman Martires kung bakit hindi pinagbigyan ang kahilingan ng abogado. Ayon kay Attorney De Leon, malinaw sa batas na dapat isapubliko ang SALN ng mga opisyal ng gobyerno. Kaya walang dapat ikatakot umano kung walang itinatago ayon kay Attorney. Susunod, mahigit na 3 milyong pisong hinihinalang shabu na sabat sa Sampales. 4 na suspect na Chinese patay sa encuentro. At ex ni Miss Universe Philippines Rabia Mateo may hugot ng mag-audition sa PBB. Iyan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol. Patay ang 4 na Chinese national nang mauwi sa encuentro ang bypass operation sa Candelaria, Zambales. Nasabat sa mga sospek ang 500 kilo ng hinihinalang shabu na nagkakalaga ng 3.4 billion pesos. Ayon kay PNP Chief General Guillermo Eliazar, 25 sako ng droga ang nakumpiska na plano umanong i-repack sa tea bags saka ipakakalat sa iba't ibang lugar sa bansa. Inaalam na ng mga otoridad ang pagdadalhan sana ng droga at ang estado ng pananatili ng mga napatay na Chinese dito sa Pilipinas. Sa mga impormasyon na nakuha, ito'y binabagsak doon sa international waters and then accordingly, nakalagay doon sa sak sa sinasabi na hinihila papunta sa Dalampasigan. During the bypass operation, itong mga suspect ay nagpaputok doon sa ating mga operatiba. So nagresulta ngayon sa isang encounter na ang nagresulta ay pagkamatay nitong 4 na Chinese national. Tumalo na sa pinakamataas na antas mula 2018 ang inflation o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin nitong Agosto. Bago nito, dumami naman ang mga Pilipinong tumigil na muna sa paghahanap ng trabaho. Nagpapatrol, Warren De Guzman. Naabutan ng news team ang barangay public safety officer na si Annie Mirabel sa isang palengke sa Quezon City habang namimili para sa kanyang pamilya. Naghihingalo na raw ang kanyang budget dahil sa taas ng mga bilihin. 50-50 na. 50-50. Kasi apat yung anak ko. Tapos mag-aaral na. Medyo bumaba naman. Yung ito lang mga isda talaga ang medyo mahal. At saka yung mga baboy. Yung gulay medyo kaya pa.
Sa monitoring ng Department of Agriculture sa mga palengke sa Metro Manila, tumaas ang presyo ng tilapia sa 130 pesos kada kilo mula 120 pesos noong katapusan ng Agosto. Nagmura naman ng 10 piso ang bangus dahil ang dating 160 pesos kada kilo, 150 na lang ngayon. Nanatili naman sa 240 pesos kada kilo ang galunggong at ang alumahan na 260 pesos kada kilo noong isang buwan, 240 na lang ngayon. Pagdating naman sa gulay, bagsak presyo ang repolyo sa 130 pesos kada kilo. 200 pesos ang kilo nito noong Agosto. Dahil sa taas ng presyo ng gulay at isda, sumirit ang inflation noong Agosto o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa pinakamataas na antas nito mula 2018. Itong meat ay may problema pa rin tayo sa ASF. Yung sa fish, sabi ko nga kanina, ang nakikita namin ay nagkaroon ng shortage sa mga probinsya. At itong gulay, combination nga, mayroon tayong weather condition at nagkaroon tayo ng pagtaas sa transportation cost. Ayon sa isang eksperto, talagang sisipa ang inflation dahil sa dami ng nangyari noong Agosto. Given that the Meralco raised its rates and then the dollar was versus the peso was quite strong, and of course that leads to higher transportation rates, what do you expect, right? And of course pork prices are still high because of the ongoing swine flu, so even though there's not much demand, cost push type of inflation, it's the cost of things moving up, not the demand for goods making prices go up. At bago pumalo ang inflation, dumami naman ang mga Pilipinong tumigil sa paghahanap ng trabaho noong Hulyo. Mayroon tayong 7%, equivalent to mga 2.08 million individuals na nagsabi sila, hindi sila nag-participate kasi dalawa yung main reasons. Ano? Una, yung dahil sa COVID-19 pandemic, that is 5.9 percentage points, at mayroong 1.1 percentage points naman na nagsabi na mahirap talaga makahanap ng trabaho, so parang wala nang chance na makahanap. Dumami rin ang mga may trabaho pero nakukulangan sa kinikita at gustong dagdagan ang trabaho o maghanap ng bagong mapapasukan. Halos 8.7 million ang bilang ng mga ito noong Hulyo, mula 7.5 million noong Abril, nadagdagan ng 1.2 million. Warren De Guzman, ABS-CBN News. Mahigit 100 eskwelahan ang napili para sa pilot testing ng face-to-face classes. Ihaharap ng DOH at ng DepEd ang kanilang joint guidelines para kay Pangulong Duterte para tiyaking balanse naman ang edukasyon at kalusugan sa gitna ng banta ng coronavirus. Nagpapatrol, Ara Perez. Takbuhan ng kanyang mga anak si Novelardo kapag may hindi maintindihan sa klase. Pero aminado siyang hindi sapat ang kanyang kaalaman para gabayan ang mga anak. Gusto niyang ibalik ang face-to-face classes para mga guro ang gumabay sa mga estudyante. Di parang wala tayong natutunan ng mga anak natin. Kasi iba, may mga distraction. Tapos paano yung mga walang signal? Tapos paano yung walang gadget? Pero si Mang Arsenio, kahit hirap sa pagtuturo, mas panatag siyang bantayan ang mga apo. Ang variant ngayon, mahawa isang tao sa pamilya, lahat yan. Hawa-hawa na yan. Kaya hindi ako pabor. Yung mga bata, wala pang injection, vaccine. Para sa DepEd, ang joint guidelines ng DepEd at DOH ang magbabalanse sa mga konsiderasyon sa unti-unting pagbabalik ng face-to-face classes. At ang usapan ay yun lamang nasa minimal risk, either walang bagong cases o bumaba yung mga original cases, kaya pwedeng negative growth. At yung average daily attack rate na minomonitor din ng DepEd, which is expressed in a number of infection or cases per 100,000 population, must be less than 1. Mula sa mahigit 600 nominees ng public schools, 100 ang pinili ng DepEd. Ang pagkaalala ko ay 12 lamang sa mga kindergarten at saka
not more than 16 sa grades 1 to grade 3 para maisiguro yung physical distancing inside the classroom. At 3 oras lamang po ang magiging panahon na gugugulin sa paaralan. May 20 private schools naman na lalahok din sa pilot face-to-face classes, pero isinasapinal pa ang proseso. Kami, we're ready anytime. Ang tanong, ready ba yung government? Isang aspeto yun ng panawagan din for the reopening. Allow to a certain extent LGUs to make that call because they will take accountability for it. Dapat sa lalong madaling panahon, bumalik na tayo sa face-to-face. Hindi na natin kaya ng isa pang taon na walang face-to-face. Maraming magulang hirap, maraming batang hirap, at ang bata po hindi natututo. Ipipresenta ng DepEd at DOH ang guidelines kay Pangulong Duterte. Ang initial reaction ng Presidente, kung talagang pilot at sa mga areas na mababa talaga ang kaso, he may allow it. Tinatayang 18.9 million na ang nag-enroll para sa muling pagbubukas ng klase sa Lunes, September 13. Bukas na rin ang DepEd Public Assistance Command Center para sa mga tanong sa nalalapit na balik eskwela. Ara Perez, ABS-CBN News. Nakiisa ang malalaking bituin sa pag-alala sa veteran showbiz photographer na si Raymond Isaac na pumanaw dahil sa COVID-19. May hugot naman ang ex ni Rabia Mateo ng mag-audition sa Pinoy Big Brother, habang nagpakilig naman si Rico Blanco at Maris Racal. Nagpapatrol, Mario Dumawal. Bagong versyon ng kantang Pinoy Ako para sa pinakabagong season ng Pinoy Big Brother ang kinanta ni Rico Blanco sa ASAP Natin To nitong weekend. Sani puwersa ang mga big winners at ex-housemates ni Kuya, kabilang na ang mismong girlfriend ni Blanco na si Maris Racal. Lalo pang kinilig ang mga netizens ng pagtabihin sina Blanco at Racal. Ito ang kauna-unahan nilang pagsasama sa entablado mula nang aminin ang kanilang relasyon nitong Mayo. Muling magbubukas ang bahay ni Kuya. Dagsa ngayon ang mga nag-audition para sa adult edition ng PBB Community Season 10 na tatagal hanggang Setyembre at 30. Kabilang sa mga agaw pansin, ang nurse na si Neil Salvacion na mas kilala bilang ex-boyfriend ni Miss Universe Philippines Rabia Mateo. May hugot si Salvacion sa kanyang audition video. Nakakalungkot man na ma-isolate ng ilang buwan, mas nakakalungkot pa lang na maiwan ka ng taong minamahal mo dahil sa pangarap nitong corona. Coronavirus at corona sa panimpalak ay ilan lamang sa mga hamon sa aking buhay. Aarangkada naman ang auditions para sa teen housemates sa Disyembre. Tuloy naman ang buhos ng simpatya at pakikiisa sa mga kapamilya ng celebrity photographer na si Raymond Isaac. Namatay si Isaac sa San Francisco, California matapos ang mahigit isang buwang laban sa COVID-19. Nagmarka si Isaac sa larangan ng beauty, fashion, celebrity at pageant photography dahil sa kanyang mga glamorosang larawan na lalong nagpakislap sa industriya. Labis ang dalamhati ni Lea Salonga na ilang taong nakatrabaho at naging kaibigan ng sikat na photographer. Isa namang alamat si Isaac para kay Angel Oxin na nagpapalakas ng kanyang loob sa kanilang mga photoshoot. Habang ibinahagi naman ni Miss Universe 2015 P Awards back ang kauna-unahan niyang proyekto na kinuna ni Isaac. Labis din ang dalamhati ni na megastar Sharon Cuneta, Shasha Padilla, Aga at Sherlyn Gonzalez Mulak at marami pang taga-showbiz. Kakakasal lang ni Isaac sa party niya si Jason Vicente sa Amerika noong Hulyo bago siya nagkasakit ng COVID. Itatakda pa ang huling saludo kay Isaac pagdating ng kanyang mga labi sa Pilipinas. Mario Dumawal, ABS-CBN News. Huling linggo ng init sa magdamag, hindi lang mas titindi, kundi mas iinit pa. Nagbabaga mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol! Nagpositibo sa COVID-19 ang mahigit na 100 residente ng Oriental Mindoro na umuwi sa lalawigan mula sa iba't ibang lugar. 1,300 sa halos 2,000 na pinayagang makabiyahe nitong September 4 at 5 ang sinailalim sa antigen pagdating sa Calapan Port, at 101 sa kanila ang nagpositibo at sinundo sa ng kanilang mga lokal na opisyal para dalhin sa isolation facility. Sasailalim sila sa quarantine hanggang mabigyan ng clearance bago pauwiin sa kanilang mga bahay. Pinayuhan naman ang mga nagnegatibo sa test na manatili na lamang sa kanilang mga bahay sa loob ng 5 hanggang 7 araw.
Imagine po natin, kung basta na lang po natin pinapayagang umuwi nang walang kahit anong test, yun pong 101 na yun ay posibleng nakaderecho sa kani-kanilang tahanan at posibleng makahawa sa kani-kanilang mga pamilya. Nagpaabot ng pasasalamat sina Joros Gamboa at Roxanne Ginoo sa ABS-CBN matapos mabigyan ng Season 2 ang original series nilang Hoy, Love You. Samantala, hindi lang basta titindi, kundi mas iinit pa ang huling apat na gabi ng Init sa Magdamag. Nagpapatrol, MJ Felipe. Ayoko na maging asawa mo! Patindi ng patindi ang mga eksena sa huling linggo ng Init sa Magdamag. Maraming babauning alaala ang cast at crew na nag-taping sa kasagsagan ng pandemya noong isang taon. Pero ang bidang si JM De Guzman may kakaibang unforgettable moment sa serye. Siguro yung na-aksidente po ako. I had 4 stitches sa ulo dahil sa isang intense na scene. So, hindi ko siya makakalimutan kasi every time I look sa mirror, nandiyan pa rin yung scar. Para naman kina Gerald Anderson at Yam Concepcion, may napulot silang aral sa mga karakter nilang sina Tupe at Rita. Gaya ni Yam, na hinaharap ngayon ang bagong yugto ng kanyang buhay bilang misis. At si Gerald sa kontrobersya sa kanyang love life. You fight for the marriage till you can. And then be a good wife, love your husband, you know. And just enjoy the ride. Nung pinasal kami, tinatanong ako ng marami kung ano nang difference, may pagbabago ba? Parang parehas pa rin naman kami, how we are. Yung meron kami ni Tupe is yung despite yung mga hinaharap na challenges, lagi naman na you have to stay positive. So, kaya siguro isa din yun sa sobrang nakarelate ako sa character ko noon. Hoy! We're back! Samantala, umaapaw naman sa kilig, kulitan at katatawanan ang bagong season ng I1TFC original series na Hoy, Love You Too. Tampok ang nagbabalik love team ni na Joros Gamboa at Roxanne Ginoo. Sa pagkakataong ito, sa buhay mag-asawa na iikot ang kwento. Yung rapport nandun, yung friendship, yung respect sa isa't isa, hindi nawala. Pero higit na pinagpapasalamat ng mga bida ang trabahong ipinagkatiwala sa kanila ng ABS-CBN. Despite nga sa mga nangyari itong simula 2020, shutdown ng ABS, pandemic, we believe kasi na God is our provider. And we will never lack kapag kay God tayo talaga kumapit. Binless sila ni God na tumulong sa amin. And kami naman din is blessed para tumulong naman sa mga tao to entertain people kahit na ang dami natin pinagdadaanan ngayon. Papanood ang Hoy, Love You Too sa I1TFC simula Sabado, September 11. Mamahalin kita hanggang kailanman. MJ Felipe, ABS-CBN News. May paalala ulit tayo mga kapamilya. MECQ pa rin ang Metro Manila bukas po ha. Ito matapos ipagpaliban muna ng IATF ang pagpapatupad ng kanilang unang in-announce na GCQ with alert level system sa NCR. Mananatili ang Metro Manila sa ilalim ng MECQ hanggang September 15. O di kay kapag handa na po ang pilot GCQ with alert level system kung anuman ang mauna. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, mananatiling bawal ang indoor at alfresco dine-in services, personal care services, kasama na po ang mga salon at mga parlor na sana'y naghahanda na. Samantala, mga religious services ay papayagan basta't via online pa rin. Yung mga kasino, pwede? Wala pa. Pwede ang kasino, ang simbahan ay bawal. Iyan po ang mga balitang nakakalap sa aming mas malawak na pagpapatrol. 109 days na lamang, Pasko na! Patuloy po kami maglilingkod, mga kapamilya. Kabayan! Andito kami para sa'yo. Saan man sa mundo'y mapapanood ninyo ang TV Patrol live at on demand. Sa YouTube, sa Cable at sa I1TFC. Marami pong salamat at magandang gabi! Bayan!